na senior high school. Mag-IELTS ba o hindi? Ako boy, para sa akin magka-college ako. Kasi bakit? Siyempre, di ba, pag nag-college tayo, tutuloy natin yung pag-aaral natin. Tapos, pag tinuloy natin yung parang may future tayo, alam natin na secured na yung future natin kasi napagtapos tayo, makapag-aaral tayo. May magandang trabaho tayo. Tapos, pag nakawa ko magandang trabaho, siyempre, tuloy-tuloy na yun. May pera ka na, may bahay ka na, mga ganun. Kaya ba? Makakatulong ka na. Oo. Ano yung mga gusto ba natin na kunin na course kung pagdating ko ng college? Oh boy, anong course ba yung kunin mo? Ako siguro, ano, tech vocational teacher, mga ganun. Ikaw? Ako teaching ako English. Ako siguro kunin ko ano, IT. So. Ako kasi, parehas namin gusto ng papa ko yung civil engineering. Oh, di ko pa alam kung magka-college ako hindi. Depende rin kasi kung kaya ng pinansya namin. Siguro, magte-test na lang ako, mag-skilled worker o mag-abroad. Kasi momentum na rin namin mag-abroad ng mga pamilya ko. Nandun na rin yung mga nanay at papa ko. Sakali papakuha na lang ako. Kasi pag may napag-aralan tayo, hindi sila makapasok sa isang trabaho. Ako naman, pwedeng, di muna ako mag-ano, college, mag-stop muna 1 year. Magtatrabaho lang ako para pang ipon, pang tuition fee, mga tuition. Oo, pang gastos sa college, para matulungan ko din yung pamilya ko. Ako din boy, kasi balak ko talaga, pagkatapos ng grade 12 na to, mag-stop muna ako, tapos tatrabaho para makapundan muna ako sarili ko. Kunwari, yung mga gagawin ko sa college. Tapos mag-ipon ako para kung may kailangan bilhin. Kasi hindi naman ako pupunta sa university na may bahay. Doon na ako sa libro. Tapos yung mga magbabayaran nun, yun, doon ko na lang kukunin sa libro. Pero ang uunahin ko talaga. Pero sigurado ako magka-college ko para siyempre sumukli sa ano, diba? Sa mga participation ng mga buhay. Diyan marami naman school na meron scholarship, boy. Oo. Oh, pag-check, tsaga lang. CCA, Santo Tomas, Dabsu, Makulor, mga ganun. Mga murang ano lang, tuition. Balak nyo ba mag-scholar o ano, private? Ako magpa-public lang ako para mura lang yung bayarin. So, private? Ay, public. Ako para mag-CCA lang ako. First naman siguro CCA tayo? Kasi mura lang, tapos wala kang bayad. Wala lang. Kumbaga hindi naman sa mura lang. Kaya sa public. Yun lang yung kaya affordable na. Mahirap din kasi yung scholar, no? Kasi meron kang kasi i-maintain mo dapat yung parang grades mo. Parang hindi mo hawak yung pag-aaral. Meron kang kinukota na grades na dapat hindi yung pumabayaan. Pagkaya dati sa Aksay, yung scholar nila kailangan 85 above. So pag bumaba ka ng 85, yung scholar mo, tatanggalin ka agad nilang walang sabi-sabi. Kaya, ano yun? General average? Oh, general average. So dapat walang babagsak kayo. Dapat consistent ka. Tapos pinagbubutihan mo talaga para kung gusto mo may maabot ka, maabot mo. Tsaka di lang naman yung scholarship yung problemahin mo o yung tuition. Yung service mo din naman. Oh. Sakaling malayo yung eskwela na pinag-enroll mo. Bagay, pamasahe, mga gamit. Financial study. Yun, isa din dun. Kaya magtatrabaho ko para kukuha akong motor gano'n. Tatapusin ko na muna yung pagkuha ko ng motor. Tapos mga gamit ko. Para kasi nakakaya na rin, di ba, may ano na tayo, matanda na tayo. Tapos parang ano, binubuhat pa rin tayo ng magulang natin. Para kahit pa paano, makagaan na ba? Oo, makagaan sa ano nila. Sa mga gastusin mo. Kahit na ano naman tuition mo, okay lang. Kahit di ka mag-aral. Pero mas maganda, pagpatuloy mo pa rin. Kasi pagkatapos mo, makakuha ka ng magandang trabaho. Parang secured na yung future mo. Parang komportable ka na. Gagawin mo na lang, tatrabaho ko na lang. Ipon, business, tapos ingat na lang sa pera para okay lang naman kung ano, kung hindi tayo tutuloy ng college pagkatapos ng senior high school. Kaso ang problema doon, hindi siya secured kasi syempre, katapos ng senior high school, pwede ka na magtrabaho. Kung hindi nyo kayong mag-aral ng college, pwede kayong magtrabaho, tumulong muna sa magulang. May mga option naman tayo pagkatapos ng senior high school. Hindi naman agad-agad magka-college tayo, mga ganun ba? Sipag lang naman ang kailangan natin eh. Makakadiskarte naman tayo. Oh, dami naman ano dyan. Tsaka yung kay Jericho, di ba? Malay mo, swerte yung sasabot. Tapos makapunta siya ng business niya. Tapos hindi na magiging. Kumbaga may, na siya.
Sana. Ano namang option? Walay nyo, pag-aralin nyo pa tayo pagkatapos. Ikaw, Myra, anong balak mo sa buhay? Ako, kapag natapos yung senior high school, baka, hindi ko kasi sure kung mag-i-stop ako ng 1 year bago mag-college. Kasi may plano din ako mag-trabaho muna bago mag-college. Pero gusto ko talaga mag-college. Yun nga lang, hirap lang din sa buhay. Kaya kailangan ko din mag-stop. So para mag-ipon ka lang yun, para makapag-college. Pero gusto ko talagang college. Dad teacher, di ba? Tapos CCA din. So di ka ready kung tutuloy mo? Nung itutuloy siya, pero hindi siya sure kung tuloy-tuloy. Kasi sure na mag-i-stop ako doon. Hindi lang sure kung second na ano na, yung naka-intro na ako ng college or hindi pa ako nagka-college. Pero parang mas maganda kung hihinto ka muna. Tapos mag-college. Kasi kung sinimulan mo, tapos doon kayo hihinto. Parang nga nun, tatamadin ka kasi, syempre, yung iba kasi pag, di ba, katas ng senior high school, sabi nila, magtatrabaho muna ako bago mag-college, para may pang-ipon. Syempre, pag nakahawak ang pera, hindi mo na masabi kung magka-college ka, kasi nakahawak ka ng pera eh. Parang ayaw mo na mag, syempre, pag nag-college ka, hindi ka na magkikita doon. Nag-aaral ka lang. Hindi ka tulad ng pagtatrabaho. Katas ng senior high school, kumikita ka, parang gusto mo kita ka lang ng kita. May income ka lang. Hindi ka na papasok sa isip mo na, ay, ayoko na mag-college kasi kumikita na. Yung mga ganun, marami kasi sinabi sa akin. Hindi na magpagsabay yun. Kaso, mahirap. Depende lang sa'yo. Depende rin kasi sa sitwasyon ng tao kung willing niya magpatuloy. Pagod din kasi yun. Depende naman sa papasukan niya trabaho. Pwede naman siya pumasok ng naka-schedule lang yung pasok niya. Kung wari sa isang week, 2 days lang siya papasok. Pwede naman yun. Maintindihan naman ng isang trabaho yun. Parang working student, ganun ba? Yung, alimbawa, shift nila sa college, hapon, tapos yung... Yung umaga, din ka magkatrabaho. Sa McDonald's yun. Bibigyan ka ng days na araw. Ikaw kung bibigyan yung schedule mo kung kailangan mo talaga. Kung magiging working student. Pero maganda rin kasi yung working student. Ang problema lang sa working student, wala mo manood, sipag, tsaka pagod. Siyempre, so, yung oras, nalilimita. Siyempre, kung kailangan mo mag-review, tapos kailangan mo din magtrabaho. Pag nagtrabaho ka, di ka naman makapag-review, di ba? Parang hati talaga, tapos siyempre, kung hati yun, baka hindi ka makapag-review. Pagdating ng test, bagsak. Yun yung mahirap sa working student. Nag-aaral ka pero bumabagsak. Dapat kumbaga kung focus ka sa isang bagay, yung ka muna. Oo, araw-araw sipag lang. Sipag lang yung pa. Advice ko lang sa mga katulad kong estudyante, kung meron man kayong opportunity na meron man ma-side life, gawin nyo na. Sayang lang din kasi income na din yon. Para sakaling katuntong nyo ng college, di na kayo mahirapan kung sakaling mag-working student kayo. Sabagay, ako kasi balak ko rin. Baka magtrabaho muna ako sa business nila papa ko kasi ano sila, RAC. Tutan katas ng senior high school, makakuha tayong NC2 certificate, di ba? Oo, oh, magagamit mo yun. Oo, magagamit natin yun para, halimbawa, yung akin, RAC, yung NC2. Pwede na akong mag-apply katas ng senior high school. Pwede na akong magtrabaho agad. Yun yung kinagandahan sa trade. Yung pagkatas ng senior high school, pwede ka na magtrabaho. Ready ka agad tayo. Siyempre, huwag na akong trabaho na ako. Business din namin. Nakakatulong na ako. Nagkakapera pa ako. Yun yung maganda sa NC2 pagkatas ng senior high school. Ready ka agad sa kahit anong papasukin mo. Kung college man yan, trabaho man yan. Parang ni-ready na tayo doon. Kayo? Ako kasi... Simula pagtungtong ng high school, sumama na ako sa mga talyer. May experience na akong ilang... Oo, kaya basic na lang din sa akin. Pero gusto ko ibahin yung tulad ngayon. Kinuha kong track, RAC, para may iba naman. Para mas lumawak pa yung kalaman ko sa pagiging skilled. So experienceado ka sa pagiging water shop mga ganun mo, boy? Yes, ay! Gusto mo lang may experience yung ibang track, yung RAC, oo. Ganun? Mechanical yung talaga yung hilig ko, mechanics. Maganda rin kasi yung flexible ka sa mga bagay. Hindi lang isang bagay yung alam mo, hindi lang RAC, hindi lang motor shop. Tapos, maganda rin kasi yan, halimbawa, sa RAC, nawalan ka ng kita, matuman, gano'n.
pwede ko mag-switch sa ano, sa motor shop, ganun. Tapos gawa-gawa ko muna. Oo, tambay ka muna. Tambay ka motor. Magsimula din naman pag gawa, pre. Pero may lalapit sa'yo naman. Pre, pati yung soil. Pag wala kang ano, wala kang kita, doon ka mong sa kanila. Pag matumal pa rex, pag sabay mo, ganun lang. Di sa after mo sa buhay yan. Oo, oh, actually meron na akong NC2 electrical. Pero babalagin ko sa magte-test na ako, kukunin ko welder naman. Ba? Marami mo naman track. Meron mo ah! Boy! Ganyan talaga, boy! Pag-aaralan mo yata lahat ng ano ah! Oo! Para sa isang shop ko, halo-halo na yung mga papagawa nila. May aircon, may papawelding, papagawa ng motor. Kulang na lang aeroplano eh! Ayaw mong kunin yung pilot train? Ay, oo! Para mong mag-ibang bansa, ikaw na lang magde-drive. Bawal duling doon. Kayo pre, anong kukunin nyo? Siguro ako pre, magtatrabaho muna ako para makatulong ako sa mga magulang. Sa aling trabaho? Anong trabaho nung papasuha mo? Siguro papasok muna ako sa isang McDo, ganyan. Kaya, fast food chain? Oo, serving, ganyan. Kaya. Para lang makapag-income, papas. Sabay mo na yung pag-aaral mo na katapos mong makapag-income. Eh, kaso sabi daw nila sa fast food, pagod daw. Yung pagod na, tapos parang hindi worth it yung bayad sa fast food. Kasi, ano, pagkarinig ko, 50 per hour, 50 pesos per hour. Pero depende naman kasi sa'yo kung saan mo dadalhin yung pera. Pwede mo naman ipunin, pwede mo naman, ano. Kasi kung isa gagastos ka ng gagastos, hindi talaga worth it yung pera na magpunin. Oh, isipin mo yung isang oras, pinagpagura mo, tapos yung 50 pesos mo yan, pawis at dugo, tapos gagastos mo lang sa walang kwenta. Kabili mo, hindi mo pala kailangan. Oo. Kumbaga, ipunin, itabi mo na lang para kung baga pag may ano ka, may kailangan kang bilhin, mabibili mo. Mabibili mo. Oo, wag lang sa bisyo. Tama. Kaya dapat yung pera natin, pag pinambibila natin sa maayos, hindi yun sa pang walang kwenta, nagsisisi ka. Kung sinibo na lang yung pera mo, par. Tayo ang business, ganun. Pero lumalakas na yung ulam, pare. Tara na! Let's go! Tara pa! Paalam na yun, paalam muna na yun. Oo. Ano, ano ba yan? Alis na kami. Lumalakas na yung ulam. Bye, Ma'am Pia! Bye, Ma'am! Dahil sa yan, nag-bug kami. Papasok